Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsyas sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon naman, balik naman tayo dito sa Sharjah Masters. Hindi pa natin natatapos ang updates. Round number 8, penultimate round. Bakbakan nila Super Grandmaster Hansmoke Niman ang malang engine moves na inaabangan at Super Grandmaster Murali Kartikeyan, 24 years old ng India. Bago tayo magsimula, sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatsyas merchandise, click nyo lang ang link sa comment section below na kapin para maka-order na po kayo. Okay, ang ginawa ni Murali, nag-E4. C5 naman si Niman. Aba, pang rock and roll ang defense ah. Sicilian War ito, open Sicilian at pinili niya ang legendary Nydorf. At nag-Bishop E2, E5, Knight B3, Bishop E6, bookline, develop Bishop E3, Knight BD7, G4. Aba, malakeres attack. Kung tawagin ito dito sa chess database ng chess.com opening ay Opechensky variation. Pero keres to, di ba? Yung laging umaatake kagad sa kingside. Bishop F3, kakaiba ang in-apply ni Kartikeyan. H6 para mapigilan ng G5, sinundan pa ng H4. Talagang atakador si Kartikeyan. Knight B6, pupunta sa C4 at nag-queen E2, pumunta na. Castling queenside. Knight takes E3, yan ang bagong luto, novelty ni Niman dito. Kasi sa mga nagdaang laban, ang ginagawa po dito ay Queen C7. Ayan, mayroong threat na Knight takes B2, King takes, then may atake sa Knight. Malakas din ang Queen C7, pero bago ito. Pang Stockfish eh, oh. Yan ang ginawa ni Stockfish. Knight takes E3, F takes E3, and mayroon pa. Pakigess nyo po. Talagang yun ang tinira ni Niman, ang Stockfish excellent move dito. Sa ilang sandali lang, itutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat and congrats sa mga nakakita. Rook takes knight. Excellent move. Woo, Stockfish oh. And knight D7, another brilliant para sa akin. Yan din ang tira ni Stockfish. Huling-huli ni Niman. G5 umatake, H takes, capture, takes, at nag-queen takes G5. Quality down, no? Maliwanag. Quality down dito si Niman. G6, at nag-rook D1, Bishop H6, pinilahan ng pawn sa E3, at kinapture, takes din, King D1. Okay, unang impression ko sa position na ito mga kamatsyas, mahirap ito sa side ni Niman. Tore kalaban ba naman eh, di ba? King E7, C5. Pakain. Bishop G1, teka muna. Kala ko engine move na naman 'to eh. Kay Stockfish pala knight C5 na. Okay, tapos magro-rook B6 dito ang puti. Oh, and Bishop C8. Yan kay Stockfish. Pero kay Niman, Bishop G1. Ano ibig sabihin yan? Ayan na naman 'no, no? Parang kakaiba 'no. Ano kaya mayroon diyan? King E2, Bishop C4 check. King D1, Bishop B5. Ayun, para walang C6 mamaya. At nag-King E1, kinapture na, Rook D5, Knight D7, balik. Talagang dito si Niman, kumbaga sa ano, hanggat maaari solid lang ang mga pyesa niya. Knight A5, ayun, bumitaw ng bad move si Kartikeyan. Dapat daw ang tira, Rook D1, balik na lang talaga. Okay? Knight A5, bakit naging bad move? Aba, napakaganda ng ginawa. Bishop B6, inatake lang ang knight. Ayun, nagwala na, nag-desperate move na dito si Kartikeyan. Nabaliw na sa position, no? Sabi nila. Pero dito, para maunawaan natin, ano mangyayari kung ituloy ang talagang plano ng knight na yan para capturing ng pawn, di ba? Mayroon kasing Bishop C6. Yan ang mabigat niyan, mga kamatsyas. Hindi lang basta makakapture ang tore, ang tanong, saan pupunta ang knight? Di ba? Buong-buong kukunin yan. Yun ang mabigat eh. Pag nag-knight D6, capture. O ganoon na lang siguro, sabay knight C8, then capture. O pero may ganyan, no? Tanaw pa lang, delikado na. Kaya ginawa, ito, no? Takes, knight takes B7, and nag-knight F6. Yung knight, kuyog. Ano ba yan? C4, o. Ayan, talagang kailangan na magwala kasi makukulong ang knight eh. B takes C4, A4. Ayan, para may A5. King D7. Naku po, ayan na. Ayan na. Nag-A5. King C7. Another good move. Accurate ang tiro.
Kasi kung pupunta dito, Bishop A7, mag-A6. Tingnan nyo po evaluation baro. Medyo bahagyang nakahinga. Kasi pag A6, hindi lang basta suporta sa knight, kundi bakantihin ang square na makatakas ang knight. Ayun. Kaya dito, ang ginawa, King C7, A6. Tanong, ba't naman hindi nakipagsabayan? Kasi kakapturin lang po yan at bitin ng pawn sa B6. Next ay kakapturin na yan. Oh, wala na. 3 pawns up ang black. Talong-talo ang puti. Okay? Kaya dito nag E6 depends sa G5. Ayun, pagaganahin naman yung knight sa B7, no? Baldado. King D2, G4, Bishop H1, Bishop D4. Uy, pinatakas yung knight ah. O, takas na. C3 check, King C2 at dito mga kamatsas. Sige po, ipag-guess ko uli sa inyo, huling bitaw na tira na pa-resign si Kartikeyan. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po and congrats sa mga nakakita. King B6, resign. Bakit po? Saan pupunta yung knight? O halimbawa, pumunta sa B3. King takes pawn. Wala na. Wala nang gagawin eh. O di, pagpala, hindi naman makapture basta-basta. Kakapturein lang. Pag naman nag-bishop G2 dito, G3 o kahit i-push. Tapos knight H5, knight F4, then push. Walang magawa, no? Pag nag-knight C1, knight G4. Ay, ayun pa pala, mas masakit na tama, no? King D3, knight E3, diretso, bishop F3, and pag nag-G2, knight E2, and king B6. King B6, sugsuwang na ba? Di makagalawang knight eh, kasi mag-queen eh. Tapos may C2 pang paparating, yun ang masakit. Tapos itong king, bakit nga dyan dinala, no? Parang ako, kung ako masusunod, gusto ko dito eh. Dadaan ako dyan, no? Hanggang sa itulak ko ng ano yan eh. Kasi pag C2 dito, mayroong king D2. Ayan. Pero totally winning na talaga kasi sa sobrang daming pawns, nag-resign na po, wala na rin talaga. Pagka ganyan, totally hopeless na, nire-resign na talaga nila. Yan po ang mala-engine fight na ginawa ni Nima, no? Ako'y napabilib na naman sa Knight takes E3 novelty, Stockfish move, and Rook takes Knight, another excellent move, pa-quality down, pero dahan-dahan hanggang sa huli, nagawa niya ang position na ito. Bigat ng ano, no, believe ako kay Niman din. Laging ewan ko talaga. Talagang pag inanalyze ni Kartikeyan yung game na to, parang tipong, ba't ganun, no? Yan ang tira ng Stockfish, ha? Hawa pa ganun lagi, eh. Round number 9, final round, yan naman ang isusunod natin, ha? Okay, hindi ko muna pakita yung standing sa round number 9 na. Susunod po kaagad natin. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sa mga gusto po mag-avail ng Kamatsas merchandise, pipirmahan po natin kung gusto nyo para maipadala sa inyo door to door. Ayan. So click nyo lang ang link na nakapin sa comment section below. Order na po. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.